pa nga tuloy ang nakaka-recover sa pinsala ng Bagyong Christine. Panibagong banta pa ngayon sa norte ang Super Typhoon Leon. Live mula sa Legazpi City, Albay, nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na lagay ng panahon dyan? Jiggy, ngayong gabi nagsisimula na makaranas ng pag-ambon dito sa ilang bahagi ng Legazpi City, bagay na pinangangambahan ng mga taga-Bicol sakaling lumakas pa at magtuloy-tuloy yung buhos na ulan dulot nga ng Bagyong Leon. Hindi pa rin kasi sila tuluyang nakakaayos at nakakabangon itong mga nasalantang bahay maging ilang kalsada sa lugar. Walang tigil sa pagpapala at pag-uukay ang mga residente ng barangay Masarawag sa bayan ng Kidubatan, Albay. Inaalis nila ang sangkaterbang buhangin na kasamang inarod ng baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Yan kasi ang isa sa mga nagpapabara sa mga kanal kaya umabot ng gabewang o mahigit apat na talampakan ng baha. Yun sana yung isa sa pwedeng maging solusyon is bawasan yung mga aggregates dyan sa taas. Kasi yun din yung alam naman natin, last year mayroon tayong mayon eruption. Kaya ang bahay ni Arlene Miranda, dinaanan na ng lahar, binalot pa ng buhangin. Nakakatakot po talaga kasi yung mga buhangin talaga dito dumadaan sa kalsada galing po dyan sa mayong volcano sa taas. Bukod dyan, puspusan pa rin ang paghahanda ng mga residente para sa Super Typhoon Leon. Naglabas na rin executive order ang Kidubatan LGU na magpapatupad ng forced evacuation oras sa sumama ang lagay ng panahon. Sa Ligao City naman, limitado pa rin ang mga sasakyang nakakadaan sa barangay Malama matapos gumuho ang buong kalsada. Pagilino ng mga otoridad, walang nangyaring landslide kundi mahigit 100 metro nitong buong kalsada ang tuluyang bumagsak nung kasagsagan ng bagyo. Ang lalim ng binagsakan nito aabot sa mahigit 30 talampakan mula doon sa mismong main road ng area. Yan pa naman ang daan mula Ligao City patungong Piyuduran kung saan naroon ang pier para sa mga babiyay pa Masbate. So all the traffic going to Masbate, most of it passes through the Piyuduran Road. And also including passengers, including cargo. It also connects our entire West Coast Road. Kaya para may madaanan pa rin, nilalaparan ngayon ng kalsada mula sa gilid ng bundok. Sa huling record ng Office of Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi sa buong Bicol Region, habang 4 na mangingisda pa rin ang nawawala. Jiggy, mahigit 1 linggo mula nang manalasa ang Bagyong Christine dito sa Bicol Region, patuloy pa rin nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente. Kaya naman bukod sa Alagang Kapatid Foundation, nagpaabot na rin ng tulong ang Philippine Red Cross. Kanina nagpunta sila sa Libon at saka sa Camarines Sur kung saan nagpaabot sila ng mga relief goods, hygiene at sleeping kits, maging nagkaroon din ng mga hot meals at saka meron ding medical check-up para sa mga apektadong residente. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez, at ingat kayo dyan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.